Okay. Kumusta mga kaibon? Mga kahabi? Ngayong araw, tutulungan ko kayo kung paano mag-ID ng Ewing. Marami kasi kong nababasa sa Facebook page na nagpapa-ID ng Ewing. Tapos, makikita mo, sa mga comment, may nag-ID ng hindi naman sa pag-sublay yung pag-ID. Ngayon, paano ba ina-ID ang Ewing? Ito, dito, sa tatlong ito, yan. Yung isa, DF Turquoise Pablo Opaline Ewing. Ito naman ay DF Bio. Itong isa yan. DF Bio Ewing Fisher. Yung isa ay Turquoise Pablo Opaline na Ewing. So, kaya siya nandyan. Pakikita ko lang sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng opaline na non-Ewing at saka opaline na Ewing. Ayan, pareho silang turquoise. Ang pagkakaiba lang ng isa, DF na turquoise. Saglit. Punutin natin yung isa. Medyo masakit panuka itong violet na to. Ngayon, kung titingnan nyo to, ayun, nanunuka siya. Medyo masakit manuka ito eh. Tabaring sa likod. Yan. Yung baring sa likod. Hen yan. Kasi, kanyang baring, halos nandito sa pakpak. Kung yan lumiit pa ng konti, mga hanggang dito, kak na yan. Ito, hen. Ito pala, toto. Yan, oh. Titingnan mo to, ang katawan, light. Light ang katawan niya. Ibig sabihin, light ang kulay. Tapos, ito ang baring. Sa likod, yan. Medyo mahirap eh. Mahirap hawakan, nagwawala. Yan. Tandaan nyo lang, light ang katawan, light, at may baring sa likod. Ganyan ang itsura ng Ewing. Ngayon, yung opaline naman, na non-visual Ewing, yan. Ito, ang itsura niya. Medyo madin ang kulay sa katawan. Diba? Walang baring. Kala nyo lang ang iba kasi pag nakitang ganito ang itsura ng likod, akala nila Ewing na. Pero ang pagbabasihan mo kasi sa Ewing, yung katawan. Pagka dark ang katawan na ganyan, na Ewing yan. Pero pagka light, pakikita ko sa inyo yung isa. Yung isang Ewing, visual Ewing, papakita ko sa inyo yung katawan. Para, kasi maraming nag-ID, minsan makakita mo sa comment, Ewing daw. Pag tiningnan mo yung katawan, dark ang color. O, darker ang color. Pero, hindi Ewing yun. Kasi, isa sa basihan mo sa Ewing, yung katawan ng ibon.
Mamaya may pakikita ko sa inyong DF Violet Opaline na non-ewing. Okay. O, ito na. Ito, ewing yan. No? Ganyan ang ano. Ito, hen na to. Hen. Sure, sure na hen na to. Kasi makikita mo itong kanyang baring hanggang dito na sa pakpak. Yan, kung ang baring niyan lumiit hanggang dito lang sa likod, kak yan. Ito, sure na, hen na to. Yan. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na light ang katawan, ang body. Kumpara doon sa isang turquoise na opaline. Oh. Di ba? Yun, mga kaibon. Papakikita ko uli sa inyo ng malapitan. Yan. Observe yung mabuti yung DF. Ang katawan niya kasi, ayan o, di ba? Ang katawan ng DF, light. Ito niya. Yan. Yan ang oh yan, kita katawan ng ewing. Yung isang ng ewing, ayan o. Oh. Turquoise opaline, hindi siya ewing ha. Yung isa turquoise opaline, parlo ewing o. Oh. Yan ang katawan, light. Yun, ganun ang basihan kung mag-ID ka ng ewing. Tapos, pakikita ko sa inyo nga yung isang DF Bio Opaline na non-ewing. Kumpara, ikukumpara lang natin yung body niya doon sa, excuse me, doon sa body nung DF Bio Ewing Fisher. Kita ba? Yeah. Dito natin tututok. Ayan. No, di ba? I-zoom in ko lang ng konti. Yan, o. Oh. Wala ang focus. Yan. Yan, kita naman ang katawan na dark. So, ayun. Ganun. Ganun po ang pag-a-ID ng ewing. So, mga kahabi, ulit, huwag niyong kakalimutan kung nagustuhan niyo itong topic ngayon, huwag niyong kalilimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at saka i-share. Itong video na to para makatulong tayo or sa ibang mga dun sa ibang mga nagsisimulang mag-ibon na nahihirapang mag-ID ng ewing. Yun, sana makatulong mga kaibon, mga kahabi. Sa susunod na video, tatalakayin natin yung ano, yung isa pang ginagamit ko dun sa mga na performance enhancer. Sa aking mga breeder na ibon na may edad na, na gagawin kong breeder pero ayaw pang mag-itlog. So, paano ko sila pinupwersang mag-mate at mag-itlog?